Miss! Boses iyon ng isang lalaki na malakas na tumawag. Hindi iyon pinansin ni Amelia nung una dahil sa isip niya ay baka ibang tao ang tinatawag nito, ngunit narinig niya ulit ito. Miss! Nilingon ni Amelia ang tumatawag sa kanya at nakita niyang isang lalaki na tumatakbo palapit. Na makalapit ay nagtagpo naman ang mga kilay ni Amelia. Dahil puno ng gulat ang mukha ng binata na para bang nakakita ito ng multo. Yes? Pukaw niya sa lalaki. It's you! Sambit nito. Gulantang pa rin ang itsura. Nagtaka naman lalo si Amelia. Is there any problem, sir? Eh, hindi mo ba ako nakikilala? I'm sorry, pero ngayon lang tayo nagkita, sir. Sagot naman ni Amelia. At dumaan naman ang kakaibang emosyon sa mukha ng lalaki. May problema po ba? Bakit niyo ako tinawag? You dropped this. Bumaba ang tingin ni Amelia sa hawak nito na ipit sa buhok na hindi niya namalayan na nahulog pala mula sa buhok niya. Salamat. Gumiti siya sa lalaki na tulala pa rin sa kanya. Sabay tinanggap niya ang hair claw na sobrang mahalaga sa kanya. What's your name? I'm Amelia. Amelia Gomez. And you are? Adonis. Nginitian niya ulit ito. Nice meeting you, Adonis. Salamat pala at binalik mo sa akin to. This is my mom's gift for me. Mom? Tila nagtataka pang binata na may ina siya. Yes. At nang mapagtanto ni Amelia ang oras ay muli siya nagsalita. Oh, I'm sorry but kailangan ko nang umalis. May meeting pa kasi ako. Nagtataka pa rin ay tumangu naman ang lalaki sa kanya. Nginitian naman ulit ito ni Amelia ng bahagya bago tumalikod at nagsimula ng maglakad papalis. Nakita niyo po si Mr. Mercaverde? Yeah, si Adonis. Siya ba si Mr. Mercaverde? Guest ba siya dito sa resort natin? Ah, hindi po. May bahay po siya dito sa isla. At ang pamilya niya rin po ang tinutukoy namin na nagka-interes sa resort natin. Kinausap niya po ba kayo tungkol sa balak nila na pagbili ng resort? Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lihan! Bumagsak ang luha ni Adonis. At nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod nang sandaling makita ang sunog na bangkay ng kanyang kasintahan. Si Lian Montreal. Lian! Bakit? Sobrang sakit ng kanyang puso at halos hindi na siya makahinga sa sakit na nadarama. Agad naman siyang dinaluhan ng kanyang ina at niyakap ng sobrang higpit. Sinubukan siya nitong pakalmahin ngunit mas lalo lang na dumami ang mga luha niya. Halos wala pa siyang lakas para gumawa ng anumang kilos. Pakiramdam ni Adonis ay isa lamang itong masamang panaginip. At gusto niya nang magising mula sa panaginip na ito. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi siya nagigising. Ang buong akala ni Adonis ay magiging masaya siya na silang dalawa lang ni Lian. Dahil kagabi ang napag-usapan nila na araw na sila magtatanan at magsisimula ng isang pamilyang napuno ng pagmamahal. Ngunit hindi lubos akalain ni Adonis na ang huling araw pala na pagkikita nila noong nag-usap silang dalawa ay yun na rin ang huling beses na masisilayan niya si Lian. Naaksidente ito habang papunta sa lugar kung saan nila napag-usapan magkita ng gabing iyon. Sunog ang katawan ni Lian at hindi ito makilala. Ang palatandaan lang na meron sila na ito nga ang kasintahan niya ay ang suot nito na singsing na bigay niya pa. Sa kabilang banda sa tabing dagat ay nagkakagulo ang mga staffs ng isang resort. Nang pagbukang liwayway, may natagpuan sila na isang babae sa tabing dagat na walang malay at puno ng mga sugat sa katawan. Hindi nila masabi kung anong nangyari sa babae. Ngunit may mag-asawang tumulong sa babae at hiniling nila sa mga staffs ng hotel na doon na kung maaari ilihim na lamang ang kanilang nakikita. At umakto na para bang wala silang nakita at nangyari dahil ayaw nila na madungisan ang pangalan ng resort nila. Andito lang kami para sa iyo, Adonis.
Hindi ka namin iiwan. Malalagpasan mo rin ang lahat ng ito. Malungkot na sabi sa kanya ng kaibigan niyang si Arthur. Hindi naman sumagot si Adonis at nanatili lang ang mga mata na nakapako sa abo ng kanyang kasintahan na si Lian. Hindi pa rin matanggap ni Adonis na wala na nga talaga ito. Nahinatid na nga nila ito sa huling hantungan. Hanggang ngayon ay paulit-ulit na kine-question pa ni Adonis ang kalangitan kung bakit hinayaan ito na mawala sa kanyang babaeng pinakamamahal. Hindi ko alam kung ano bang maling nagawa ko para mangyari sa akin ang lahat ng to. Puno ng sakit ang boses na sambit ni Adonis. Hindi ko alam kung anong kasalanan na nagawa ko noon para kunin nila sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Kung bakit sa dami ng tao sa mundo ay ako pang nakakaranas nito. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sa akin ang mundo. Buong buhay ni Adonis ay naging mabait siya. Naging sunod-sunuran siya sa gusto ng kanyang ina. Naging mabait siya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kahit hindi niya gusto ang isang bagay ay ginagawa niya para mapasaya lang sila. So he wouldn't disappoint them. Lumaki siya na parang isang puppet. Kontrolado ang lahat ng galaw niya. He wasn't allowed to decide for himself, as any decision he made would disappoint those around him. Isang beses niya lang hindi nasunod ang kanyang ina. That was when he fell in love with Lian, ang babaeng gusto niya na makasama habang buhay. Hindi boto ang kanyang ina sa kanilang relasyon because Lian din came from a fluent family, ngunit pinaglaban ni Adonis ang pagmamahal nila para sa isa't isa. When he was willing to sacrifice everything, noong handa na siya na talikuran ng pagiging sunod-sunuran niya sa gusto ng ibang tao para sa kanya, at hayaan na ang puso niya naman ang sumaya, at saka namang kinuha ng mundo sa kanya si Lian. He lost her forever. At sa pagkawala ni Lian, hindi lamang ang pinakamamahalang nawala sa kanya. Adonis lost himself too. Wala nang dating masayang siya. He lost the reason why he kept living and being happy despite all the pain. Parang isang gasera na walang sindi ang buhay ni Adonis, magmula nang mawala ang babaeng kanyang pinakamamahal. Umiinom ka na naman? Balak mo bang kitilin ang iyong buhay, Adonis? Ang galit na sigaw sa kanya ng kaibigan niyang si Arthur na makita siya nitong naglalasing na naman. Inagaw nito mula sa kanyang hawak na baso na puno ng alak. Kinuha naman ni Adonis ang isang bote at doon uminom. Nagalit siya, nagagawin na naman ito mula sa kanyang bote ng alak. Why did you fucking do that, Arthur? Stop it, Adonis! Hanggang ngayon pa rin ba hindi mo pa rin matanggap ang totoo? Ilang buwan na siyang patay? At ang galit ni Adonis ay mas lalong lumala nang banggitin ito ang mga katagang yun. She's not dead, okay? Buhay si Lian. Hindi pa patay ang babaeng mahal ko. Talaga? Kung buhay siya, nasan siya? Bakit hindi siya napapakita sa'yo? She's dead, Adonis. Wala na siya. Hanggang kailan ba paniniwalaan ang sarili mo na buhay pa siya? Matagal na siyang patay, Adonis. Sa sobrang galit ay tumayo na si Adonis at hinawakan ng kwelyo ng suot ni Arthur. Hindi pa siya patay. Nandito lang siya. Mahirap pang intindihin yon? Buhay pa siya. Buhay siya. Tanggapin mo na lang na patay na siya, Adonis. Wala na si Lian. Iniwan ka na niya, so stop doing this to yourself. At hindi alam ni Adonis kung paano niya tatanggapin ang katotohanan na wala na nga ang babaeng pinakamamahal niya. Ilang buwan ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang pinakamamahal. Hindi pa rin makapaniwala si Adonis sa nangyari hanggang ngayon pinaniniwalaan niya pa rin ang kanyang sarili na buhay pa ito. Na ang lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip. Hanggang kailan mo ba balak na ganituhin ang sarili mo, Adonis? Maawa ka naman sa sarili mo. Magmula nga nang malaman niya na wala na si Lian, ang babaeng pinakamamahal, ay wala nang ibang ginawa si Adonis kundi ang maglasing at lunurin ang sarili sa alak para sa konting sandali ay nakalimutan niya ang sakit ng pagkawala ng babaeng pinakamamahal. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi mawala ang sakit na nararamdaman niya. Kung noon ay umeepekto sa kanya ang alak at sandali niya nakakalimutan ang lahat, ngayon ay hindi na. Para bang maging ang alak mismo ay nawala na rin ng bisa.
I've been nice, Lord. Garalgal ang boses ni Adonis. But why do you have to be so cruel to me? Bakit kailangan na mangyari sa akin ang lahat ng to? Bakit ba kailangan na ako pang makaranas ng lahat ng sakit ng to? All my life, I did nothing but follow your rules. I've been a puppet. I've always do whatever people tell me to do. Isang beses ko lang sinuway. Isang beses ko lang na sinunod kung ano talaga ang gusto ko. That's the only time that I followed my heart. But why did you have to do that? Why did you have to make me suffer for choosing my happiness for once? Adonis found himself overwhelmed by an unbearable pain. Nadurog siya ng dahil sa pagkawala ng pinakamamahal. Animo'y tinalikuran siya ng mundo. Pakiramdam niya ay wala na rin saysay ang buhay niya dahil wala nang babaeng dahilan sa lahat ng mga pangarap niya. Ano pa nga bang silbi niya sa mundo kung ang babaeng tanging dahilan ng mga ngiti niya ay kinuha na sa kanya ng mundo? Consumed by grief, he lost both direction and the purpose of continuing to live. In the midst of a downpour, he surrendered himself to despair, allowing his body to succumb to a void as he let himself fall from the rooftop where he stood. Umaasa siya na baka sa kabilang buhay ay hahayaan na sila ng mundo na maging masaya. Na baka sa kabilang buhay ay hindi na ulit sila magkakahiwalay. Sigurado ka na ba, Amelia? Hindi ka na masyadong pamilyar sa lugar na yon. Balak mo ba talaga na bumalik ng bansa? Tiningnan ni Amelia ang kaibigan na si Angel na nakaupo sa kanyang kama habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa maleta. Oo, walang mag-aasikaso sa resort nila mommy sa Pilipinas. Will you be okay there? Oo naman. Mabait naman daw ang mga tao roon, sabi ni Dad. Buo na ang desisyon ni Amelia. Babalik na siya sa Pilipinas para maasikaso ang resort ng kanyang mga magulang. Hindi na kasi iyon maasikaso ng kanyang ama dahil sa nagkasakit ito at kailangan ng ilang buwan na pahinga. Ang mommy niya naman ay siyang nag-aasikaso sa business nila dito sa States. Hindi naman pwede na pabayaan niya ang resort nila doon dahil batid ni Amelia na mahalaga yon sa mga magulang niya. Next week na ang flight niya at sa totoo lang ay sobrang excited na siya na bumalik sa bansa. Matagal din kasing panahon mula nang umalis siya sa Pilipinas. At bukod pa roon ay hindi niya na matandaan kung anong klaseng itsura ng Pilipinas. Ang huli niya lamang na natatandaan ay ang itsura ng kanilang resort. Magandang umaga po sa'yo, Miss Amelia Gomez. Maligayang pagbabalik po, President. Iyon ang masayang binungad sa kanya ng mga staff sa kanilang resort ang sandaling makapasok si Amelia sa hotel. Malalawak ang ngiti ng mga ito at masaya na makita siya. Magandang umaga rin po sa inyo. Nakangiti naman na bati na rin sa kanila ni Amelia. Nilapitan siya ng isa sa mga head staff nila at pinakilala sa kanyang mga staffs at mga executives. Pagkatapos noon ay sinamahan siya nito na tumungo sa kanyang hotel room na uukupahin niya. May ancestral house naman sila dito ayon sa kanyang mga magulang. Ngunit mas pinili ni Amelia na sa hotel na lamang sila tumuloy. Hassle kasi para sa kanya kung buong bahay ang guguluhin niya. Salamat po, Miss Guanzon. Maari niyo na po akong iwan. Yumuko ito sa kanya. Sige po, ma'am. Tawagin niyo na lang po ako o ang mga staffs kung may kailangan pa po kayo dito. Tumango naman si Amelia. Naglakad siya papunta sa balcony. Mula doon ay tanaw na tanaw niya ang kahabaan ng Costa di Valley. Ito ang pinili niyang room dahil nakikita niyang makapigil hininga ng ganda ng kahabaan ng isla. Marami rin silang mga guests ngayon. Tanaw niya ang mga turista na nakahiga sa kanilang mga picnic sheets at nagpapaaraw. Maganda ang kanilang resort kaya hindi na nakakapagtaka dinarayo ito ng mga tao. Sa katunayan ay ang resort nga nila ang dinarayong resort sa lugar na ito. Maganda kasi ang pwesto na kinatitirikan ng resort. Tanaw na tanaw ang kagandahan ng asul na dagat at iba pang makapigil hininga na tanawin. Maraming mga nagkaka-interes na ibang businessman sa resort na ito ngunit hindi ito pinagbibili ng kanyang ama. Ayon kasi sa mga magulang niya ay mahalaga para sa kanila ang resort na ito.
Amelia Gomez is just an adopted daughter of Rosetta Gomez at Vladimir Gomez. Hindi binayayaan ang anak ang mag-asawa. Kaya naman nung matagpuan siya ng mga ito na walang malay sa tabing dagat, ay hindi na nga nag-atubling tulungan siya ng mga ito. Wala kahit na anong alaala si Amelia tungkol sa nakaraan niya. Kahit ang tunay na pangalan niya, hindi niya matandaan. Dahil nga sa awa, ay inampon siya ng mag-asawang Gomez at binigyan ng pangalan na Amelia Gomez. Although hindi alam ni Amelia na ampon lamang siya dahil ang sabi sa kanya ng mga magulang niya ay tunay siyang anak ng mga ito. At naniwala naman si Amelia na sila nga ang tunay niyang mga magulang. Sa state sila nanirahan ng 3 taon. Doon na rin kasi ang ibang business ng mga magulang niya. Ang Costa di Valley na lang ang tanging business ng magulang niya sa Pilipinas. Ang kanyang ina ang nag-aayos sa kumpanya nila sa States at hiniling naman ni Amelia na sa ina na siya na lang magbabantay sa resort dito sa Pilipinas. Nasa resort ka na ba? Tanong sa kanya ng kanyang ina habang magkausap sila sa tawag. Nandito pa rin siya sa balcony dahil natutuwa siya na pagmasa ng maganda na araw na tanawin. Yes, Mom. Do you like it there? Yes. Ang ganda po dito. Ang tahimik at mababait ang mga tao. Masaya ako at nagustuhan mo riyan. Kung hindi mo kaya mga gawain dyan ay bumalik ka na dito. Nalulungkot ako eh, malayo ka sa amin ng dad mo. Hindi naman siguro gano'ng kahirap ang gawain dito dahil tinutulungan naman po ako ng ibang staff. Magbabakasyon pa rin naman po ako riyan pagkalipas ng ilang buwan. Sagot niya. Ayaw din naman ni Amelia na mapalayo sa kanyang mga magulang. Ngunit kailangan ng resort nila nang magpapatakbo. O siya, mag-ingat ka riyan, ha? Kailangan ko na umaten sa meeting ko. Tatawagan na lang kita ulit mamaya kapag natapos ng meeting ko. Sige po, Ma. Mag-ingat po kayo riyan ni Papa. I miss you. Mommy misses you too, baby. I love you. I love you too, Mom. May jetlag pa si Amelia mula sa mahabang flight kaya nagpahinga na muna siya. At naisip na baka bukas na lamang siya maglibot sa kanilang resort. At yan yung ginagawa niya kinaumagahan. Pagkatapos niyang mag-almusal ay sinimulan niya na ang paglilibot. Suot-suot ang puting bestida at ang kulot at mahaba niyang kulay itim na buhok ay may nakaipit na hair claw. Nababasa ng tubig dagat ang kanyang mga mata at malamig din ang simoy ng hangin. Hindi pa gaanong mataas ang sikat ng araw kaya mas lalo niyang ine-enjoy ang magandang tanawin. Miss! Boses iyon ng isang lalaki na malakas na tumawag. Hindi naman iyon pinansin ni Amelia noong una dahil sa isip niya ay baka ibang tao ang tinatawag nito ngunit narinig niya ulit ito. Miss! Nilingon ni Amelia ang tumawag sa kanya at nakita niyang isang lalaki na tumatakbo palapit. Na makalapit ay nagtagpo naman ang kilay ni Amelia dahil puno ng gulat ang mukha ng binata na para bang nakakita ito ng multo. Yes? Pukaw niya sa lalaki. It's you. Sambit nito. Gulantang pa rin ang itsura. Nagtaka naman lalo si Amelia. Is there any problem, sir? Eh, hindi mo ba ako kikikilala? I'm sorry pero ngayon lang tayo nagkita, sir. Sagot naman ni Amelia. At dumaan naman ang kakaibang emosyon sa mukha ng lalaki. May problema po ba? Bakit niyo ako tinawag? You drop this? Bumabang tingin ni Amelia sa hawak nito na ipit sa buhok at hindi niya namalaya na nahulog pala mula sa buhok niya. Ah, salamat. Ngumiti siya sa lalaki na tulala pa rin sa kanya sabay tinanggap niya ang hair claw na sobrang mahalaga sa kanya. What's your name? I'm Amelia. Amelia Gomez. You are? Adonis. Ngiti niya ulit ito. Nice meeting you, Adonis. Salamat pala at binalik mo sa akin to. This is my mom's gift for me. Mom? Tila nagtataka pang binata na may ina siya. Yes? At nang mapagtanto ni Amelia ang oras ay muli siya nagsalita. Oh, I'm sorry. Kailangan ko na palang umalis. May meeting pa ako eh. Nagtataka pa rin ay tumangu naman ang lalaki sa kanya. Nginitian naman ito ni Amelia ng bahagya bago tumalikod at nagsimula ng maglakad. Nakita niyo po si Mr. Mercaverde?
Nabanggit ni Amelia kay Miss Guanzon ang tungkol sa lalaki kanina at nagulat siya dahil tila kilala pala nito kung sino ang lalaki na yon. Yes, si Adonis. Siya ba si Mr. Mercaverde? Guest ba siya rito sa resort natin? Kakatapos lang ng meeting nila, teta siya. Hindi alam kung bakit na curious doon sa binata kanina na nagngangalang Adonis. Eh hindi po. May bahay po siya dito sa isla. At ang pamilya niya rin po ang tinutukoy namin na nagkaka-interes sa resort namin. Kinausap niya po ba kayo tungkol sa balak nila na pagbili sa resort? Umiling si Amelia. Akala niya ay guest ang binata sa resort nila. Pero nang malaman na ito palang nagpumilit na bilhin ang resort ay nakaramdam siya ng ines. Siguro kaya ito nasa isla para pilitin sila na ibenta ang resort nila. Hindi. I think hindi niya alam na anak ako ng may-ari. Sabi niya. Mabuti naman po kung ganun. Huwag po kayong mag-alala, mabait naman po si Mr. Mercaverde. Sa katunayan nga po ay gustong gusto siya ng mga tao dito kahit hindi siya palasalita. Gwapo kasi. Maliit nga lang talaga ang isla dahil sa sumunod na araw ay nagtagpo na naman ang landas na lang dalawa ni Adonis. At talagang lumapit na ito sa kanya para makipag-usap. Andito ka pa rin ba pala pilitin ako na ibenta sa iyong resort na to? Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit ka nananatili dito? Diretso na tanong ni Amelia sa binata na para bang nabigla pa. Hindi. Hindi ako nandito para riyan. Pumunta ako dito para makita ka. Natigilan pa siya sa sinambit nito. Makita ako? Bakit naman? For no reason. Gusto ko lang na makita ka. Hindi alam ni Amelia kung ano nasa isip ng lalaki na ito. Oo, aaminin niya na sobrang gwapo ito. Kahit simpleng sando at shorts ang suot ay sobrang gwapo niya na parabang bagay na bagay ito sa kanya. Pero may kakaiba talaga siyang pakiramdam sa lalaking ito. Hindi naman sa iniisip niya na masamang tao ito, by the way her heart reacted when he's around. Hindi naman pwede na sungitan ito ni Amelia dahil taga-isla pala ang binata. Kaya noong ayain siya nito sa isang coffee shop para makapag-usap sila, ay hindi niya na ito tinanggihan. How long are you going to stay on the resort? Tanong ng binata. Magkaharap sila na nakaupo ngayon. Si Adonis ang nag-order para sa kanya. Hanggang kailan mo gusto? My parents own this resort at kasalukuyan ako nagpapatakbo nito ngayon. Sagot niya naman. How long are you planning to stay here? It's odd to say that she already feels comfortable around him kahit wala pa noong isang araw lang sila nagkakilala na dalawa. Depende. I have a house nearby at madalas na talaga ako dito. Dito ka ba talaga nakatera? Tanong ni Amelia bago sumimsim sa tasa ng kape. No. Pumupunta lang ako dito kung wala akong trabaho sa Maynila or if I'm stressed out. Paliwanag nito. Kaya tumayo siya. I'm friends with your parents, but I didn't know they had a daughter. I grew up with my grandparents, then later on we moved to the States. Kaya hindi ako masyado pumupunta sa lugar na to. Sagot niya. Iyon kasi ang sinabi sa kanya ng mga magulang niya kaya yan ang pinapaniwalaan ni Amelia. Wow, but you're good with Tagalog, ha? Huh? Not that fluent, pero magaling. Ang sabi sa kanya ng magulang ay sa Pilipinas siya nagdalaga sa pangangalaga ng lolo at lola niya. At noong siguro ay 18 na siya, saka siya dinala ng mga ito sa States. Kaya hindi naman nagtataka si Amelia kung bakit ganun siya ka-fluent sa Tagalog. Mahal na mahal kita, future asawa ko. Ikaw lang nag-iisa, tanging babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Hindi alam ni Amelia kung nasa ang lugar siya ngayon. Ngunit kitang-kita niya ang dalawang tao sa tabing dagat na nakaupo. Nasa pagitan ng binti ng lalaki ang babae at nakayakap ang lalaki mula sa likuran ng babae. Hindi niya makita ang mukha ng dalawa dahil nakatalikod ito sa kanya. Ngunit sobrang saya niya. Maraming ibang tao sa dagat kung nasaan sila. Ngunit ang atensyon ni Amelia ay nakafocus sa dalawang tao na yon. Sa hindi niya malamang dahilan ay para bang may kakaibang koneksyon siya na nararamdaman sa dalawang tao na yon. Para bang malapit kay Amelia ang dalawa.
Mahal na mahal din kita. Kahit anong mangyari, ay ikaw lang din ang tanging lalaking mamahalin ko. Sagot naman ng babae. Masayang masaya ang dalawa. At kahit na maraming mga tao ay pareho silang walang pakialam at pinaglapat ang mga labi nila na para bang silang dalawa lang doon. At sa halip na makaramdam siya ng kung ano, ay napapangiti pa si Amelia. Dahil mukhang mahal na mahal ang dalawang isa't isa. Ganong bagay din kasi ang pinapangarap niyang maranasan. Kaya hanggang sa nagising si Amelia mula sa panaginip na yon, ay may konting saya siya na nararamdaman sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit niya napapaniginipan ang dalawang tao na yon na hindi naman malapit sa kanyang buhay. But she's happy. At the same time, her heart felt heavy. Mula nga nung magising siya sa panaginip na yon, yun ay hindi na siya nakatulog ulit. Ewan niya rin ba pero pakiramdam ni Amelia mabigat ang dibdib niya. Kung kaya naman ay inabala niya na lamang ang kanyang sarili sa trabaho. At nung papasikat na ang araw ay saka lang siya tumigil at lumabas para panoorin ang pagsikat ng araw. Adonis! Pagtawag ni Amelia sa binata nang makita niya itong naglalakad sa may tabing dagat at may daladalang isang lambat. Huminto ito sa paglalakad at tumingin sa kanya. Tumakbo naman si Amelia papalapit dito. Oh, ang aga mo namang nagising. Tanong ni Adonis nang sandaling makalapit siya sa harapan nito. Oh yes, I just finished working. Lumabas lang ako saglit para sana magpahangin. Napakunot ang noo ni Adonis bago inabot ang kamay ang kanyang mukha. Mabilis naman ang tibok ng puso ni Amelia at halos hindi siya makagalaw dahil nabigla siya sa ginawa nito. Natulog ka ba? Are you overworking yourself? May pag-aalala sa boses nito at mas nagwala naman ang tibok ng puso ni Amelia. May kung ano talaga sa boses ng binata na naghahatid ng kiliti sa kanya. Gustong gusto niya na mapakinggan lagi ang boses nito. Oo, nakatulog naman ako ng ilang oras pero nagising din dahil sa isang panaginip. Sagot niya. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos mula nang dumating ka sa resort? Your under eyes are quite dark. Oo eh, siguro naninibago pa ako. Paliwanag niya naman. Mahigit isang linggo na si Amelia dito sa resort at mula na ang dumating siya dito ay hindi na siya nakakatulog pa ng maayos. May kung ano kasi nagpapanatiling gising sa kanya. Katulad na lamang kanina. Nakatulog na sana siya ng medyo mahimbing pero nagising na naman siya dahil sa panaginip niya yon. You should sleep more often. Hindi healthy ang laging pagpupuyat. Find a new place where you can sleep comfortably. May alam akong rest house dito. It has the same view of the beach as your resort. Mabilis nga na naging close silang dalawa ni Adonis. Kahit hindi pa ganong katagal ang pagiging pagkakilala nila. Mabait at maalalahanin na tao itong si Adonis kaya siguro mabilis silang nagkalapit. Malayo sa pagde-describe ng mga staffs nila na masungit na wito at malungkutin. Sa tuwing nakikita niya kasi ito ay lagi naman itong nakangiti at may pagkamaloko rin. Pag-iisipan kong tungkol dyan. May ngiti na sagot ni Amelia bago nagtanong ulit. May pupuntahan ka ba? Bakit may lambat kang dala? Ah, ito ba? Isa sa oli ko lang to kay Tatay Manuel. Pero parang hindi pa siya nakaka-uwi mula sa pagpalaot eh. Tumangu naman si Amelia at nahihiya na tumingin sa mga mata nito. Are you busy? Hindi naman, bakit? Then gusto mo ba na samahan ako? I mean, you know, it's quite lonely to walk around here alone. Let's watch the sunrise together. At masaya naman na pumayag si Adonis sa alok niya. Bumili pa sila ng kape sa tabing dagat na iniinom nila habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Nangingisda ka rin ba? Tanong ni Amelia. Kasalukuyang magkatabi silang nakaupo sa may buhanginan. Yes, isa yun sa mga paborito kong gawin na pampalipas oras. Sagot naman ni Adonis bago tumingin sa kanya. What about you? Nasubukan mo na bang mangisda? Hindi alam ni Amelia kung anong isasagot sa tanong na iyon. Hindi niya matandaan kung minsan niya na bang nasubukan na mangisda. Wala siyang alaala. Marahan na umiling naman si Amelia. Hindi pa. Really? Then gusto mo bang sumama mangisda sa akin minsan? Oo naman.
masaya siyang sumagot. Great, kailan mo gustong sumama mang isda? I'm always free. Kung hindi ako masyadong busy, the day after tomorrow, pwede ba yun? I'll try to finish all my work by tomorrow. Yes, of course. Pero huwag mo masyadong pilitin ang sarili na tapusin lahat ng mga trabaho mo. Baka magpuyat ka na naman. Your body is quite weak. Paalala nito. Huh? Paano mo naman nalaman na mahina ang katawan ko? Well, I can tell just by looking at you. Tulad ngayon. Mukha ba talaga ako mahinang tingnan? Eh, hindi. Umiling ito bago binaling ang tingin sa karagatan kung nasaan ang papasikat pa lang na araw. Look, the sun is rising. At mula nga nang mawala ang kanyang mga alaala, ito na siguro ang pinakamagandang alaala na meron ngayon si Amelia sa papasikat na araw. Napakasaya ng puso niya habang pinagmamasdan nila iyon ni Adonis. Tila napapalapit ka na riyan sa lalaking palagi mong kinukwento sa amin ng ama mo, ah. Sabi ng kanyang ina habang mag-ausap sila sa FaceTime. Nakaupo si Amelia sa kama niya at ang kanyang laptop ay nakapatong naman sa kanyang harapan. He's very nice and gentleman, Mom. Although he was interested in our resort, hindi naman po siya gumagawa ng kung ano para pilitin ako na ipagbili sa kanyang resort. Sobrang mabait po talaga siya, Mommy. Pagkukwento niya sa ina. Madalas siyang mabanggit dito si Adonis kaya naman alam ng magulang niya na may kaibigan na siya ngayon. Ah, mabuti naman kung ganun. Masaya ako at inaalagaan ka niya. Para hindi naman kami masyado mag-alala sa'yo riyan. Ang malambing naman na sabi ng kanyang ina kaya mahina siya na natawa. At tulad nga ng sinabi ni Amelia at sinubukan niya talaga na tapusin ang lahat ng mga trabaho niya para makasama siya sa pangingisda ni Adonis dahil sobrang excited siya na ma-experience ang pangingisda. Ma'am Amelia! Pagtawag sa kanya ng isang staff nila nang makita siyang naglalakad. Tumakbo naman ito papalapit sa kanya at nagbigay galang. Magandang umaga po, Ma'am Amelia. Magandang umaga rin po, may problema ba? Wala naman po, Ma'am, pero dumaan po pala si Sir Adonis kanina dito. Pinapasabi niya po sa inyo na hindi raw po muna tuloy ang lakad niyo ngayon dahil nagka-emergency daw po siya. Hindi na po siya dumiretso sa hotel room niyo dahil baka nagpapahinga pa raw po kayo. Nalungkot si Amelia dahil doon. Akala niyo pa naman ay matutuloy ang plano nila. Sobrang excited pa naman sana siya. Sa totoo nga niyan ay nakabihis na rin siya. Ganon siya ka-excited para doon. Bagsak na lamang ang kanyang balikat na tumungo siya sa restaurant para makapag-breakfast. Dahil nga sa tinapos ni Amelia ng isang harapan lang ang lahat ng mga trabaho niya kagabi, para maging bakante ang araw niya na ito para plano sana nila Adonis na hindi naman pala natuloy, wala tuloy siyang ginawa buong maghapon. Nakabalik na ba si Adonis? Dumaan na ba siya dito? Tanong ni Amelia sa isa nilang staff kinabukasan. Hindi pa po, Ma'am eh. Ang rinig ko po, hindi pa rin po umuwi si Sir Adonis sa bahay niya. Wala pong may alam kung kailan siya uuwi. Hinintay nga ni Amelia na umuwi na si Adonis ng araw na yon, ngunit hindi ito umuwi. Lumipas ang tatlong araw at wala pa rin ang binata kaya sobrang nakaramdam ng inis si Amelia. Paano ang sabi ng binata ay lagi itong free? Pero hindi naman pala. Pinapaasa lang siya. Akala niya ay busy si Adonis. Kaya naman nang makita niya ito isang araw na may kasamang isang magandang babae, ay inis na inis siya ng sobra. Naiinis siya dahil ang lakas ng loob nito na paghintayin at paasahin siya. Tapos sa ibang babae pala ito maglalaan ng oras? May pahampas-hampas pa talaga ng balikat ni Adonis ang babaeng yun. Amelia, hi! Tawag sa kanya ni Adonis ang mapatingin nito sa kanya. Tinaas pa nito ang isang kamay at kumaway sa kanya. At dahil naiinis nga si Amelia sa binata ay hindi niya ito pinansin. Umira pa siya bago tumalikod at lumakad palayo. Nagtataka naman na nagpaalam si Adonis sa babaeng kausap nito kanina para sundan si Amelia. Amelia! Tinawag ni Adonis ang dalaga ngunit hindi ito lumilingon. Hanggang sa naabutan na nito ni Adonis at hinawakan sa kamay. Doon lang napatingin sa kanya si Amelia. Anong problema? Bakit parang masama yata ang gising mo? Sinong hindi sasama ang gising kung umagang umaga
ang paglalandian ng dalawang una mong makikita. Iyon ang nasa isipan ni Amelia sa sobra talaga niyang ines. Sino yung babae kanina? Your girlfriend? Diretsang tanong ni Amelia. Nagulat pang binata sa naging tanong niya. Ha? Huh? Eh, hindi, kaibigan ko lang yan. Good friend mo mukha mo. Iyon ang gustong sabihin ni Amelia ngunit pinigilan niya ang sarili dahil baka kung ano pang isipin ng binata. Saan ka pupunta? Pagpigil na tanong sa kanya ni Adonis nung tanilikuran niya ito ulit at nagsimula na maglakad paalis. To my hotel room, may trabaho pa ako. Ang malamig niyang sagot. Nang ganito kaaga? Magkape muna tayo para mas magka-energy ka sa trabaho. Ayoko, busy ako. Tanggi niya at naiinis nang hawakan na naman ni Adonis ang kamay niya. Come on, samahan mo na ako. Mawawalang init ng ulo mo kung magkakape tayo. Mukhang hindi magandang gising mo eh. At dahil sumapilit ito, kahit na tumanggi na siya, wala nang nagawa si Amelia kundi ang sumunod na lang sa binata. Kaya ngayon ay nandito sila sa isang coffee shop. Nagkakape at kinakain ang order nitong tinapay. Are you free later? Mag-isda tayo? Totoo ba yan? Baka mamaya paasahin mo na naman ako tapos hindi naman pala tuloy. Nagtatampo niyang sabi. Nailapag ni Adonis ang hawak na baso bago tumingin sa kanya. Pasensya na kung hindi natuloy ang plano natin noong isang araw ha. Nagka-emergency kasi sa kumpanya ko kaya kailangan ko na umuwi para ayusin yun ng personal. Tumango siya. It's okay. I understand. Galit ka ba dahil doon? Of course not. Defensive siyang sumagot. Bakit naman ako magagalit dahil lang doon? I understand that your company needs you. At hindi naman maitago ni Amelia ang totoo. Dahil kung ines o galit siya, ay nagkakasalubong ang kilay niya. At ngayon ay halos maging isang linya na lang iyon. I'm sorry, sabi ni Adonis sa mababang boses. I promise I'll make it up to you today. If you're free, let's go fishing. Magandang mangisda ngayon dahil hindi masyadong maalon. Huwag na, baka busy ka pa. Hindi ako busy. Binakante ko ang buong araw ko para sa'yo. Hindi rin naman nagawa ni Amelia na tanggihan si Adonis. At gusto niya rin naman na sumama dito. Kaya kahit na may kailangan pa dapat siyang tapusin ngayong araw, ay pinagpaliban niya iyon para samahan ito ng mangisda noong araw na iyon. Be careful, Amelia! Paalala sa kanya ni Adonis at hinawakan pa nito ang kamay niya. Nasa yat sila nito ngayon at pareho sila na may hawak na pamingwit. Hinihintay na lang ni Amelia na may kumagat doon sa bait niya at sobrang excited na siya. Kanina niya pa sinasabi kay Adonis na sobrang excited siya dahil ito ang unang beses na mangingisda siya. Well, base lang sa pagkakaalala niya. Habang nakadukwang si Amelia para tingnan ang mga lumalangoy na isda sa ibaba, ay dumako naman ang tingin ni Adonis sa suot na kwintas. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Adonis bago siya napatitig sa malaanghel na mukha ng dalaga. She looked so amazed watching the fish swim. Ang mga ngiti ay walang pinagbago. Ganon na ganon pa rin sa huli niyang naaalala. Ngunit ang mga mata nito ay may kung anong lungkot na pinababatid. Kahit hindi nito naaalala ang nakaraan ay para bang may kung ano sa mga mata nito. Iyon ang lungkot ng pagkalimot sa nakaraan. Adonis, look! May kumagat na isda! Sobrang masaya si Amelia habang pinapakita kay Adonis ang hawak na nahuling isda. Maliit lamang iyon at panay pa ang galaw ngunit sobrang saya na ni Amelia. Ang galing! Colorful niya! Pinuri rin ni Adonis ang dalaga sa nahuli nito na mas lalong sumaya. Para itong bata na binigyan ng chocolates, tinulungan ni Adonis ang dalaga na kunin ang isda. At nagtagpo ang kilay niya nang makita ang lungkot sa mga mata ni Amelia habang nakatingin sa isda. Kanina lang ay sobrang masaya ito, ngayon ay sobrang lungkot na para bang may umaway dito. Oh, bakit? Anong problema? Nagtataka at may pag-aalala na tanong ni Adonis kay Amelia. Hindi niya alam kung anong nangyari at bigla na lang itong nalungkot ng ganito. Tumingin si Amelia sa mga mata ni Adonis. Nangingilid ang mga luha sa mga mata nito. Kawawa naman siya. Nagtaka si Adonis.
Ha? Ang liit niya pa. E paano kung hinihintay na pala siya ng mga magulang niya? What? Mas lalo pa na nagtaka si Adonis. That fish is still too young. Hindi niya nga pa nga siguro nalilibot ang buong karagatan. Kawawa naman siya kung hindi natin siya hahayaan na malibot ang buong dagat. Pakawalan mo na siya. Pero hindi ba gusto mong... Hindi na natapos ni Adonis ang sasabihin nang muling magsalita si Amelia. Pakawalan mo na. Dali na, baka hindi na siya makahinga. At baka hinahanap na siya ngayon ng mga magulang niya. They will be very sad kapag hindi nila nahanap ang anak nila. Naguguluhan man ay sinunod na lang ni Adonis ang sinabi ng dalaga. Pinakawalan niya ulit sa dagat ang isda at pareho nila iyong pinagmasdan na lumangoy palayo. Nang sulyapan niya si Amelia ay nakangiti na ito kaya bahagyang napailing si Adonis at may ngiti rin na sumupil sa labi niya. Next time iba na lang sigurong gawin natin, hindi na fishing? Sabi ni Adonis na bahagya pang natatawa dahil sa naging reaksyon kanina ni Amelia. Sa isip ni Adonis ay talagang napakalaki ng pinagbago nito. Para bang ibang tao na talaga ito. Nakakagulat at nakakapanibago. Matapos na lang mangisda ay naupo sila sa may unahan ng yate. Magkatabi silang nakaupo at mula kung nasaan nakahinto ang yat ay tanaw na lang mga rock formation sa malayo. The view was breathtaking. Isa sa mga dinarayo dito sa islang makapigil hininga na ganda ng mga rock formations. Puntahan natin yung mga rock formations next time? Hindi pa ako nakakarating doon. Sabi ni Amelia kay Adonis na nakatanaw sa magandang tanawin. Binaling ni Adonis ang mata sa kanya at nagtataka na nagtanong. Hindi ba sa inyo ang resort na to? Paano na hindi mo pa napupuntahan ng mga tourist spots dito? Well, lagi akong sa States at busy sa pag-aaral. And something happened to me in the past that made me lose all my memory. Natigilan ang binata dahil sa sinabi niya. Amelia was already expecting that kind of reaction. Nawala ang lahat ng alaala mo? Oo. Sagot niya sabay tango. May kislap ng lungkot sa kanyang mga mata na nagpatuloy. Unfortunately, I have developed an amnesia. Amnesia? Why? Did you get into an accident? Umiling si Amelia at saka huminga ng malalim. I don't know. I'm not sure. Hindi ko maalala. Wala kang kahit anong naalala sa nakaraan mo, kahit konti lang? Pag-uulit na tanong ni Adonis na para bang may kung ano itong kasagutan na gustong marinig mula sa kanya. Yes, wala akong kahit anong naaalala tungkol sa aking nakaraan. So, I wasn't sure kung napuntahan ko na bang mga rock formations dito. I couldn't remember anything. Hindi rin sinabi sa akin ng mga magulang ko kung anong nangyari sa akin noon. Sabi nila ang nangyari sa akin noon ay bagay na hindi ko na raw dapat balikan pa. But I feel like the waves are pulling me into their embrace. Whispering to my ears na alalahanin ang nawala kong mga alaala. Pero naiintindihan ko na baka malabo nang mangyari yon dahil matagal ng panahon mula nang mawalang ang memorya ko. At wala pa kahit na konting alaalang bumabalik sa akin. Kaya gusto ko gumawa ng mga bagong memories. Ang sabi kasi ng doktor, malabo na raw na bumalik pa mga alaala ko. At dito. Dito sa lugar na ito, gusto kong gumawa ng mga masasayang alaala na alam kong hindi ko na makakalimutan. Kumislap ang mga mata ni Amelia na natamaan ng sinag ng araw. Habang nakatitig lamang si Adonis sa kanya na para bang may kung ano itong iniisip. Na para bang may kung ano itong gustong sabihin, ngunit pinili na iti ko magbibig. Ano iniisip mo? Tanong ni Amelia kay Adonis paglipas ng ilang sandali. Mukhang malalim ang iniisip ni Adonis habang nakatanong sa karagatan. Sinulyapan siya nito. Well, napagtanto ko lang na ang alon at ang mga tao ay may pagkakatulad. Ha? Huh? Sa paanong paraan? When I was young, akala ko kapag umalis na ang alon, ay hindi na ulit ito magbabalik pa sa dalampasigan. But I was wrong. The wave was meant to be in the embrace of the shore.
And what is meant for something will always come back, no matter what. Kahit gaano man ito katagal. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito bago muling bumaling sa kanya. At tulad ng alon, alam ko na sa tamang panahon, ay magbabalik din ang mga alaala mo. Ngumiti rin siya at bahagyang tumango. Well, I hope so. Masaya naman si Amelia sa buhay na meron siya ngayon kahit wala nang alaala niya sa buhay na meron siya noon. Kahit pa hindi niya nakilala ang kanyang sarili, mahal siya ng kanyang mga magulang. Ano mang paraan ay pinapasaya siya nila, ngunit may kung ano pa rin talaga ang nagtutulak sa kanya para alalahanin niya ang kanyang nakaraan. Pakiramdam kasi ni Amelia, saka lamang niya nararamdaman na buo ulit siya kapag bumalik na sa isip niya kung ano at sino siya noon. Amelia, this is Arthur, kaibigan ko. Ngumiti si Amelia sa kaibigan ni Adonis na kasama nila sa kanilang pupuntahan. Hello Arthur, nice meeting you. I'm Amelia Gomez. Ang titig sa kanya ni Arthur ay parang hindi makapaniwala. Katulad ng naging reaksyon ni Adonis noong una silang nakita na dalawa. Para itong nakakita ng multo. May takot din siya na nakita sa mga mata nito na hindi alam ni Amelia kung anong dahilan. Nagtaka na ibinaling ni Amelia ang tingin kay Adonis dahil sa nakatunga nga lang sa kanya si Arthur. Nagtatanong ang mga mata niya kung bakit ganoon ang naging reaksyon nito sa kanya. Arthur! Pinukaw ni Adonis ang kaibigan na napakurap bago tila bumalik na ang kaluluwa. Anong klaseng reaksyon yan? Tanong pa ni Adonis. Oh, pasensya ka na Amelia. Bahagyang ngumiti si Arthur sa kanya. You remind me of someone I know kaya nagulat ako na makita ka. Akala ko kasi iisa lang kayong dalawa. Bahagya niya rin itong nginitian. It's okay. Ngayong araw ay pupunta sila sa mga rock formations at kasama nga nila si Arthur. Sobrang excited ni Amelia dahil itong unang beses na makakapunta siya roon. I mean, hindi niya sure kung unang beses niya ba talaga yon, pero itong unang beses sa pagkakaalala niya. Sa sobrang excited niya, hindi na masyadong iniisip ang pag-uusap ni Arthur at Adonis. Hindi na pinapansin ni Amelia ang mga titig sa kanya ni Arthur. Habang nasa yate sila, dahil abala siya sa pagkuha ng mga pictures. Ito bang unang beses na makakapunta ka sa rock formations, Amelia? Tanong sa kanya ni Arthur. Oo! Masaya naman niyang sagot. Ramdam pa rin ni Amelia na ang mga mata sa kanya ni Arthur ay para bang may nais itong sabihin sa kanya, ngunit pinipigilan ang sarili. Nag-iisang anak ka ng mga Gomez, ang may-ari ng resort, tama ba? Tanong ulit ni Arthur. Yup. Sagot naman niya bago ito binalingan. Bakit mo naman natanong? Umiling naman si Arthur. Wala naman. Nagtataka lang ako kasi akala ko ay walang anak ang mga Gomez. I grew up in Cebu with my grandparents, kaya siguro ay hindi niyo alam na may anak sila. When I was 18, we moved to the States. Paliwanag niya pa. Iyon kasi ang sabi sa kanya ng mga magulang niya, kaya yun din siguro ang dahilan kung bakit kaunti lamang nakakaalam na nagkaanak ang mga Gomez. Isa pa, alam ni Amelia na sobrang pribado ng buhay ng mga magulang niya. Ayaw nila na maging bukas sa publiko ang buhay nila at mas gusto nila na tahimik at pribado ang buhay. Hanggang sa makarating sila sa rock formation sa hindi nawala-wala ang ngiti ni Amelia sa labi. Sobrang ganda ng rock formations. Nung nasa taas siya ng mga bato ay kitang-kita niya ang makapigil-hininga na ganda ng tanawin sa baba. Thank you. Nahihiyang sabi niya kay Adonis nang matapilok siya at muntik nang matumba. Mabuti na lang ay nahawakan siya nito sa bewang. Nagtagpo ang kanilang mga mata kasabay noon ay ang paghihip ng malamig na hangin dahilan ng pagsabog ng buhok niya. Tsaka lamang sila magkalayo sa isa't isa nung magsalita na si Arthur. Pakiramdam ni Amelia ay may kung ano na talagang naisabihin sa kanya si Arthur. Nangungusap ang mga mata nito, ngunit hanggang sa makauwi na lamang sila, ay wala itong kahit na anong sinabi sa kanya. Kahit hindi niya rin ito tinanong dahil baka nagkakamali lamang siya ng akala. Lumipas sa mga araw ay lagi na lang may napapaniginipan si Amelia. Sa panaginip niyang iyon ay hindi niya nakikita ang mukha ng isang lalaki at babae. Sa tuwing makikita niya ang mukha nito ay nagigising siya.
kwento ng kanilang pag-iibigan ang napapanaginipan niya. Hindi niya alam kung anong dahilan at napapanaginipan niya ang lahat ng yon. Hindi niya alam kung anong kinalaman ng dalawang tao sa kanyang panaginip sa nakaraan niya. At kung bakit mula nang dumating siya sa bansa, ay sakalang siya nagkaroon ng kakaibang panaginip. At hindi rin maalis sa isipan niya si Arthur. Kung bakit sa tuwing nagtatagpo sila, ay para talagang may gusto itong sabihin sa kanya. Ngunit walang lakas ng loob na ituloy. Gustong-gusto mo talaga sa tabing dagat, ano? Biglang tanong sa kanya ni Adonis. Yes. The sound of the waves calms me. Sagot niya na may ngiti sa labi. Umihip ang malamig na simoy ng hangin kaya pinalid ang kanyang buhok at suot na summer dress. Palubog na ang araw at naisipan nila na magkasabay nila itong panoorin. Anong iniisip mo? Nagtataka naman na tanong ni Amelia sa binata dahil nakatitig lang ito sa kanya ngayon. Umiling naman ito. Nothing. You just remind me of someone very special to me. Sino naman yon? Nilihis ni Adonis ang tingin at sa dagat tumanaw. My ex-girlfriend? Gustong-gusto niya rin ang dagat. She's the happiest when she's at the sea. Lumaki kasi siya sa isang isla kasama ang kanyang mga magulang. At sabi niya sa akin no, na hindi niya kaya na malayo sa dagat. Pakiramdam niya raw kasi kalahati ng puso niya ay nasa dagat na. Kaya kung magkapamilya kami, ang gusto niya ay sa tabing dagat kami tumira. The way his eyes shine while talking about his girlfriend. It's so obvious that he's so in love with her. Kakaibang kislap ng mga mata nito. And for some reason, biglang naninikip ang dibdib ni Amelia. May nagmamayari na pala sa puso nito. Akala niya ay wala pa dahil wala naman siyang nakikita na babae na kasama nito. Really? Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Malungkot itong umiti. She's dead. Natigilan naman si Amelia because she wasn't expecting that answer. What? Bakit? Ano nangyari? Humugot ng malalim na paghinga si Adonis bago sumagot. Magtatana na sana kaming dalawa nang masangkot siya sa isang malagim na aksidente na siya rin kumitil sa kanyang buhay. Malamlam ang mga mata nito at puno ng lungkot ang boses. Hindi namin natuloy ang mga pangarap naming dalawa. Lahat ng yun ay nawala dahil sa nangyari sa kanya. Oh, I'm sorry for asking. It's okay. Tumingin sa kanya si Adonis at saka malungkot na gumiti. 3 taon na rin mula nang mangyari yon. Alam kong masaya na siya ngayon kahit hindi naman namin natupad ang aming mga pangarap. What about you? Dagtog ang kilay ni Adonis sa tanong niya. Huh? Masaya ka na rin ba? No. Tapat nitong sagot. The pain of losing her is still there in my heart. Pakiramdam ko eh, kahapon lang naganap ang lahat ng yan. The pain didn't leave me kahit isang saglit. Nang ibalita nila sa akin na wala ng babaeng pinakamamahal ko, nawasak ako. Nawasak ang buong mundo ko. Sa pagkamatay niya ay para rin sumamang puso ko sa hukay. Siya lang ang tanging babae na minahal ko ng sobra. I was willing to sacrifice everything I have. Pero nung handa na ako na piliin siya, kinuha naman na siya ng mundo sa akin. Puno ng sakit ang boses ni Adonis. Maging ang kanyang mukha ay nabalot ng lungkot. At nalulungkot din siya para sa binata dahil batid niyang labis itong nasasaktan sa pagkawala ng minamahal. Alam niya na hindi madaling mawala ng minamahal. Lalo na kung nawala sa iyo ang taong pinapangarap mo ng makasama habang buhay at kasama na bumuo ng mga pangarap na malabo niyo ng matupad dahil kinuha na sila ng mundo. I'm sorry to hear that. I hope someday that you'll find the happiness you deserve in your heart. Malungkot niyang sabi kay Adonis. I hope so. Hindi man aminin ni Amelia ay makikita naman sa kanyang mga mata ang totoo na nararamdaman. She's sad.
Malungkot siya para kay Adonis dahil sa pinagdaanan nito. At nalulungkot din siya dahil hanggang ngayon ay ang dating kasintahan pa rin palang nagmamayari ng puso nito. Tigilan mo nang ang kakapaniwala sa sarili mo na siya si Lian, Adonis. Patay na ang tunay na Lian. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Arthur pero hindi niya ito pinapakinggan. Ayaw niya itong paniwalaan dahil alam niya sa sarili niya na buhay pa ang babaeng mahal niya. She's alive! Buhay si Lian, Arthur! Paulit-ulit naman iyon na sinasabi ni Adonis. Huminga ng malalim si Arthur. Stop fooling yourself, Adonis. Maawa ka naman sa sarili mo. Matagal nang wala si Lian. Maawa ka rin kay Amelia dahil batid ko kung anong dahilan mo kung bakit ka lumalapit sa kanya. Dahil iniisip mo na siya si Lian, ang namatay mong girlfriend. Hindi mo ba nahahalata? Alam kong nahuhulog na ang loob niya sa'yo. Sa tingin mo anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na kaya ka lang lumalapit sa kanya dahil iniisip mo na siya si Lian? Masasaktan si Amelia, Adonis. Kaya tigilan mo na to. Palayain mo ang sarili mo sa kung ano man ang naganap 3 years ago. Huwag mo nang idamay ang inosenteng si Amelia dahil hindi siya si Lian. But she's back. Siya si Amelia. Nawala lang ang mga alaala niya, ngunit alam ko na iisa lang silang dalawa. Pagpupumilit niya pa. Ibang tao si Amelia, Adonis. Oo nga't marahil ay magkamukha silang dalawa pero hindi siya si Lian. Napakalaki ng pinagkaiba niya kay Lian. Anak si Amelia ng may-ari ng resort kaya imposible na siyang namatay mong kasintahan. Naisip din naman yun ni Adonis. Ngunit mas nangibabaw pa rin sa kanyang paniniwala na iisa lamang silang dalawa. Pero nanggaling mismo sa sarili niyang bibig na nawala lamang ang kanyang mga alaala. Hindi niya lang ako naaalala pero alam ko na siya si Lian. Nakita mo naman siguro ang suot niyang kwintas, di ba? It was a gift from her real parents. At hindi mo ba narinig? Ang sabi niya ay bigay daw yun sa kanya ng lolo niya. Hindi mahirap makahanap ng parehong kwintas ng kay Lian. Hindi naman naniniwala si Adonis. Oo nga, at baka'y nahihibang na siya na isipin na si Amelia at ang kasintahan na namatay sa isang trahedya ay iisa. Ngunit sinasabi ng puso niya na si Amelia at Lian ay iisa. Parehong pareho ang kanilang wangis. Mas mahaba lang buhok ni Amelia at nag-iba ng kulay. Malayo rin ang kanilang ugali. Ngunit pagdating sa mukha ay wala talaga silang pinagkaiba. At ang kutob niya na baka si Lian nga si Amelia ay mas lalo nang lumala nung sandaling makita niya ang pendant ng suot nitong kwentas sa kaparehong kapareho ng pendant ng paboritong kwentas ni Lian. Lalo pa nung ipagtapat sa kanya ni Amelia na nawala nito ng alaala. Ngunit kung ito nga talaga si Lian, bakit pinapalabas ang kanyang ina na namatay ito sa aksidente? At kung talagang buhay nga si Lian, sino yung sunog na bangkay na natagpuan sa sunog din na taxi na may suot na singsing na kaparehong kapareho ng binigay niya roon? Hindi na alam ni Adonis. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay nagbalik si Lian sa katauhan ni Amelia. Bumalik sa kanya ang babaeng pinakamamahal at wala na siyang pakialam sa iba pang bagay. Ang hindi alam ni Adonis habang nakikipagtalo siya kay Arthur ay naririnig ng kanyang inang lahat. Doon ay nabuo ang isang plano sa isipan ng matanda. Para masiguro kung ang babae nga na nakita ng anak niya at ang dati nitong kasintahan ay iisa, nagtungo ito sa resort ng mga Gomez. "You're Amelia Gomez." Nang makapasok si Amelia sa VIP room, kung saan naghihintay sa kamay ang isang VIP guest na gusto raw siyang makilala at makausap, ay nakita niya ang isang maganda at halatang mayaman na ginang na nakaupo sa isang sofa na may hawak na wine glass. Ngumiti si Amelia sa guest. "Yes, I am Amelia Gomez. Nice meeting you, ma'am." Iminwestra na nito ang kamay sa harapan. "Have a seat." Hindi naman maintindihan ni Amelia kung bakit ganito na lang ang kaba na nararamdaman niya. Sinunod niya ang sinabi ng babae. Naglakad siya papunta sa harapan nito at doon siya umupo. "May I know the reason why you wanted to talk to me?"
tanong ni Amelia sa babae. Titig na titig ito sa kanya na para bang may pinag-aaralan ng kanyang mukha at lahat ng kilos niya. Amelia felt uncomfortable under her gaze. May kakaiba talaga siyang nararamdaman sa babaeng ito. I'm Isabel. Tita Isabel na lamang ang itawag mo sa amin. Gusto ko lang na makilala ang nag-iisang anak ng mga Gomez, kaya gusto kitang makausap. Sagot nito bago nilapag sa lamesa ang hawak na wine glass at nagpatuloy sa pagsasalita. I heard ang anak na raw ng mga Gomez ang nagpapatakbo sa resort na ito. No po, I'm just temporarily handling our resort. Sagot ni Amelia na may maliit na ngiti sa labi niya. She really felt uncomfortable with this woman. Pero sinubukan niya na umakto ng normal dahil mukhang mabait naman ang babae. I see. Tumango ito bago siya hinagod ng tingin na para bang hinuhusgahan ito ang kanyang buong pagkatao. Kaibigan ako ng mga magulang mo. They always tell stories about you. Kaya naman nang marinig ko na ikaw nang namamahala sa inyong resort, I wanted to see you. Noon pa kita gustong makita, but your parents always wanted to keep your life private. At mabait nga talaga ang babae. Marami itong mga kwento sa kanya tungkol sa kanilang resort, kaya agad din na naging malapit ang loob niya kay Isabel. Are you always busy these days? Tanong naman sa kanya ni Adonis. Kasalukuyang magkatabi silang nakahiga sa isang picnic sheet sa may tabing dagat. Pareho nilang pinagmamasa ng mga bituin sa kalangitan. Masyadong maraming trabaho sa resort dahil plano namin na iparenovate ang rooftop pool. Sagot niya naman bago tinagilid ang ulo para tingnan si Adonis. What about you? You seem to be very busy these days too. Tinagilid ni Adonis ang ulo paharap sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Well, yeah, I guess. Mga dalawang araw sila na hindi nakita ni Adonis dahil hindi niya alam kung nasaan ito sa loob ng dalawang araw. Hindi kasi ito nagpakita sa kanya. At nang magkita nga sila kanina ay mukhang sobrang daming iniisip ng binata. He had dark circles under his eyes. Sa pagkikita nga nila kanina ay nagulat siya. Nang bigla na lang siya nitong yakapin na para bang bigla siyang maglalaho sa harapan nito. May problema ka ba? Tanong ni Amelia sa binata. Dalawang araw ka hindi nagpakita sa akin and you look miserable right now. May nangyari ba? Iniwas ito ang tingin at binalik sa mga bituin. Nung isang araw kasi death anniversary ni Lian, my girlfriend. Natigilan si Amelia sa binanggit nitong pangalan. Lian? Yes. Binalik ni Adonis ang tingin sa kanya. That's her name. Lian Montreal. Dahil ang pangalan na yun ay tila narinig niya na mula kung saan. Sobrang pamilyar na pamilyar ang pangalan na iyon sa kanya. And now that Amelia has come to think about it, biglang may pumasok sa isip niya na dahilan ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pangalan na iyon. Yun ang pangalan ng babae na madalas niyang mapaniginipan. Naisip ni Amelia na hindi kaya ang Lian na girlfriend ni Adonis at ang Lian sa panaginip niya ay iisa? Ngunit paano namang napapanaginipan niya ang dating kasintahan ni Adonis gayong hindi naman sila magkakakilalang dalawa? Lian died tragically, boses ni Adonis. She got into an accident and her entire body was burnt. Hindi makilalang itsura niya dahil sa sobrang sunog ang katawan niya. Kaya sa tuwing dumarating ang death anniversary niya, I distance myself. My life gets miserable every time I remember what happened to the woman I love. Hindi ko pa rin matanggap ang lahat ng yon. And you know what's even funny? Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko na nakaligtas siya. Nabuhay pa siya. Na nandito lamang siya at naghihintay na mahanap ko. Puno ng lungkot ang mga mata ni Adonis habang nagkukwento. At naninikip naman ang dibdib niya dahil mukhang nahihirapan na ito ngayon. And I hope she was you. Tuluyan na ngang tumulo ang mga luha ni Amelia sa huling sinabi nito. Hindi niya nagawa na gumalaw nang igalaw ni Adonis ang ulo para ilapit sa kanya.
Kahit masikip ang dibdib niya at nasasaktan siya ngayon, hinayaan niya lang ito na angkinin ang kanyang mga labi. She let him kiss her. Hinayaan niya na sa maikling segundo ay gamitin siya nito para makalimutan ang sakit. Kasabay ng tulo ng kanyang luha ay ang mabilis na tibok ng puso niya habang magkalapat ang kanilang mga labi. Animoy wala na rin siyang lakas para itulak palayo sa kanya si Adonis. Matapos ang halik na yon ay hindi na nagawa ni Amelia na tingnan sa mga mata si Adonis. Nang sandali kasing yon ay may napagtanto siya sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit hindi niya tinulak palayo sa kanya si Adonis ay dahil sa may nararamdaman na siya para dito. Dahil sa mahal niya na ito. At ilang araw na rin na walang paramdam si Adonis sa kanya sa isip tuloy ni Amelia ay baka nagsisisi ito sa ginawa. Saan ang punta mo, Miss Amelia? Tanong sa kanya ni Miss Guanzon. May lunch plan ako ngayon with Mrs. Isabel Juarez, sagot naman ni Amelia. Naging malapit na talaga siya kay Tita Isabel dahil sa mabait ito sa kanya. Kaya ngayon ay pumapahayag na siya na sabayan si Tita Isabel na mag-lunch. Gusto rin kasi ni Amelia na magliwalayo para makalimutan ng lungkot nang biglang pag-iwas sa kanya ni Adonis. Mahal na mahal kita, Lian. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Wika ni Adonis sa kasintahang si Lian. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito habang nakatitig sa kasintahan. Para kay Adonis ay wala na siyang ibang gustong makasama habang buhay, kundi si Lian lang. Na kay Lian na siguro ang lahat ng katangian na gusto ni Adonis para sa isang babae. Sa totoo lang, higit pa si Lian sa dati niyang hinihiling. Kaya hindi siya tanga para pakawalan pa ito. Ngunit ayaw sa akin ang ina mo. Hindi akong gusto niya para sa'yo. Nalulungkot na sambit ni Lian. Kahit kaano pa nila kamahal ang isa't isa, ay may tutol pa rin talaga sa kanilang pagmamahalan. I don't care, Lian. Inabot ni Adonis ang kamay ni Lian. Ikaw ang gusto ko. Wala akong pakialam sa iba. I can turn my back against them kung ang ibig sabihin lang nun ay makakasama kita habang buhay. Mahal na mahal kita, Lian. Kaya magtana na tayo. Natigilan si Lian sa sinabi nito. Huh? Tumaas ang kamay ni Adonis sa mukha ni Lian. Wala na akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. Hindi ko kaya mawala ka sa akin kaya please. Please magtana na tayo. Sumama ka sa akin. Pero paano mami mo? Masasaktan sila kung gagawin natin yon. Oo nga't gusto rin ni Lian na makasama si Adonis. Wala na rin siyang ibang gusto na makasama habang buhay kundi si Adonis lang. Ngunit kung ang kapalit noon ay tatalikuran nito ang sariling ina, hindi naman ata makakaya ng konsensya niya iyon. Alam ko, tadarating ang araw at matatanggap niya rin tayo. Balang araw ay magiging masaya rin siya para sa atin. I know my mom. She's kind and understanding. Kaya naniniwala ako na matatanggap niya rin tayo. Ngunit tila mali ang akala ni Adonis. Tila nagkamali ito ng pagkakakilala sa sariling ina. Matapos ang pangungumbinsi ni Adonis kay Lian na magtana na sila, ay napapayag nga nito ang dalaga. Ngunit noong handa na si Lian na sumama sa kasintahan nito, nasa daan na siya papunta kung saan nila napag-usapan ng magkita ang dalawa, ay bigla na lamang may dumukot sa kanya na dalawang lalaki at sinakay siya sa isang taxi. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Pagsisigaw ni Lian. Labis-labis ang takot na kanyang nararamdaman dahil hindi niya kilala ang mga lalaking ito at hindi niya alam kung anong kailangan nito sa kanya para bigla na lang siyang dukutin. Anong kailangan niyo sa akin? Natatakot na tanong ni Lian sa mga dumampot sa kanya. Nasa backseat siya at nakagapos ang dalawa niyang kamay. Tiningnan siya ng driver mula sa salamin ng sasakyan. Pasensya ka na, miss. Napag-utusan lang din kami na gawin to. Sinong nag-utos sa inyo na gawin to? Tanong niya ngunit hindi sumasagot ang dalawa. Pakawalan niyo na po ako! Pakawalan niyo po ako! Wala naman po kayo mapapala sa akin! Ang pagmamakaawa niya pa sa dalawa. Sumagot ang lalaki nasa front seat.
Hindi ka namin pwedeng pakawalan, miss. Bayad na kami. Kami naman ang mapapahama kung gagawin namin yan. Kaya manahimik ka na lang dyan dahil kahit maglumpasay ka pa, hindi ka namin pakakawalan. Parang awa nyo na, pakawalan nyo na po ako. Nagsisisigaw siya hanggang sa naubos ang pasensya ng lalaking nasa front seat at tinutukan siya ng barel. Sabi, hindi nga pwede, miss eh. Manahimik ka na lang kasi dyan, naririndi na ako sa boses mo. Gigil nitong sabi. Sa takot na baka kalabitin nga ng lalaki ang gatilyo ay tinikom ni Lian ang kanyang bibig ngunit ang kanyang mga luha ay wala pa ring tigil sa pag-agos. Nilukog na ng takot ang kanyang buong pagkatao at halos hindi na siya makapag-isip ng tama. Ang nasa isip niya na lang ng mga oras na yon, si Adonis ay siguradong hinihintay na siya at wala itong ideya sa kung anong nangyari sa kanya. Wala rin naiisip si Lian kung sino ang posibleng nag-utos sa dalawang lalaki para dukutin siya. Wala naman silang yaman. Sa totoo nga niya ay mahirap lang ang kanyang pamilya. Wala rin silang mga naging kaaway. At isang tao lang ang kilala ni Lian na hindi siya gusto. At iyon ay ang ina ni Adonis. Ngunit kilala niya rin naman ang ina ni Adonis. Kahit pa hindi ito boto sa kanya ay batid niya na mabuting tao ito. Madalas na ikwento sa kanya ni Adonis na mabait ang ina nito, kahit pa mahilig itong kontrolin ang buhay niya. Tumatawag si Madam, sabi ng lalaking nasa front seat. Sagutin mo na, alam mo naman na sobrang mainitin ang ulo niyan, sabi naman ng driver. Madam, hawak na po namin ang babae, wika ng lalaki nang sandaling masagot nito ang tawag. Good. Siguraduhin niyo na hindi siya makakatakas at makakapunta sa anak ko. At nang sandaling marinig nga ni Lian ang boses ng babae na nasa kabilang linya, ay para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala. Ang nag-utos sa dalawang lalaki na ito para kidnapin siya ay walang iba, kundi ang sariling ina ng kanyang nobyo. Yes, madam, huwag po kayo mag-alala. Hindi po makakatakas sa amin tong babae. Oo nga po pala. Ano naman pong gagawin namin sa kanya ngayong hawak na namin siya? Kayo nang bahala. You can kill her, sell her, o kung ano man ang gusto niyong gawin sa kanya. She's beautiful, right? Hindi na kayo lugi sa kanya. She will make you a lot of money. Basta siguraduhin niyo lang na hindi yan makakabalik sa buhay ng anak ko. Mas lalo na dumami ang luha ni Lian dahil sa sinabi ng ina ni Adonis. Hindi man lang ito na karamdam ng awa para sa kanya, gayong mula nang naging magkasintahan sila ni Adonis ay wala siyang ibang ginawa kundi ang maging mabait para dito. At umasa na darating ang araw ay matatanggap din siya nito. Wala namang maling nagawa si Lian sa ina ni Adonis para gawin niya ito sa kanya. Ang ginawa niya lang naman, minahal niya ng sobra ang anak nito. At sa tingin naman ni Lian, ang mahalin si Adonis ay hindi isang pagkakamali dahil pareho naman nilang mahal ang isa't isa. Tch! Ano naman ang gagawin natin sa babae, boss? Tanong ng lalaki na nasa front seat. Benta natin kay Jay. Maraming kilala ng mga mayayaman na maganda yon na mga mahilig sa mga batang babae at kasing ganda niyan. Panigurado kikita tayo ng malaki sa kanya. Ang hindi alam ng dalawa habang nag-uusap sila ay nagawa na ni Lian na kalasin ang pagkakatali sa dalawa niyang kamay. At nung makahanap ng shampoo, nilakasan niya ang loob niya, kinuha niya ang baril ng lalaki nasa front seat na nasa gilid nito at itinutok niya iyon doon. Sinakal niya rin ang driver. Mas mabilis ang naging kilos niya kaya wala halos nagawa ang dalawa. Sige, subukan mong gumawa ng kilos at ipuputok ko tong baril sa bungo mo. Ang matapang niyang banta noong akmang gagawa na ng kilos ang lalaki sa front seat at ang pagkakasakal niya naman sa driver ay mas lalong humigpit. Ano ba? Mababangga tayo! Wala akong pakialam! Sigaw ni Lian. Mamamatay na tayong tatlo! Walang pakialam si Lian kung mabanggaman sila. Wala siyang pakialam sa kung anumang mangyari kung magawa man na makapaglaban ng dalawa o kung ano. Ang mahalaga sa kanya ay makatakas siya mula sa mga ito at mapuntahan niya si Adonis kung saan ang napag-usapan nilang magkita na dalawa. Dahil alam niya na hinihintay na siya nito. Kung hahayaan niya lang ang mga lalaki sa gagawin na plano, ay hindi niya matutupad ang mga pangarap nilang dalawa ni Adonis.
Napasigaw si Lian sa sobrang sakit ng pilipitin ng lalaki sa front seat ang kamay niya. Nagawa niya pa na makalabit ang gatilyo at umama iyon sa hita ng lalaki. At kitang-kita niya kung paano nawala ng preno ng sasakyan at tuluyan ang nahulog sa bangin. Nagising si Amelia nang puno ng luha ang kanyang mga mata. Lahat ng mga nakita niya sa kanyang panaginip ay parabang nasaksihan niya pa rin hanggang ngayon. Wala siyang kahit anong makita sa ngayon pero alam ni Amelia, nagising na siya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay ngunit nakagapos iyon sa kanyang likuran. At doon niya rin napagtanto kung bakit madilim ang nakikita niya dahil may piring ang kanyang mga mata. Nababasa na rin ang piring niya dahil sa walang tigil na buhos ng kanyang luha. Naaalala niya na ang lahat. Lahat ng mga nawala sa isipan niya ay bumalik na sa isip niya. Ang mga tao sa panaginip niya ay walang iba kundi siya at si Adonis. Ang lahat ng mga napapanaginipan niya ay ang kanyang nakaraan. Sino yan? Ang natatakot na tanong ni Amelia nang may marinig siyang tunog ng takong ng heels. Palapit ng palapit sa kanya ang tunog na naririnig hanggang sa huminto ito sa kanyang harapan. Mabuti naman at gising ka na, Lian. Pamilyar na boses iyon ng isang babae. Boses na mas lalong nagpalala sa takot niya. Inabot ng babae ang piring sa kanyang mga mata at tinanggal iyon. At doon bumungad sa kanya ang nakangising si Isabel. Tita Marie? At iyon ang tunay nitong pangalan. Hindi ito si Isabel dahil ang tunay nito na pangalan ay Marie Mercaverde, ang ina ni Adonis. Natatandaan mo na ako. Mabuti naman kung ganon. Numiti ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng pagkamuhi. Pakawalan niyo po ako. Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Wala naman po akong kasalanan sa inyo. Sigaw niya. Ikaw wala. Sumigaw din ito. Pero ang mga magulang mo, malaking kasalanan nila sa akin. Natigilan siya. Po? Walang ideya si Amelia o Lian kung ano ang kasalanan na nagawa ng kanyang mga magulang sa ina ni Adonis. Ang magaling mong ina, inagaw niya lang naman sa akin ang ama mo. Ha? Huh? Wala siyang maintindihan sa sinasabi nito. Ikakasal na sana kaming dalawa ng ama mo nang malaman kong binuntis niya ang iyong ina. At ikaw ang naging bunga nun. I was so broken-hearted woman when my boyfriend left me and our two-year-old son when I met your father. He was always there for me. He comforted me. He made me feel special and loved. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako. He made me fall for him hard. Naging kami. Ikakasal na sana kami nung umeksena na naman ang magaling niyang girl best friend. Ang iyong ina. At sa araw mismo ng kasal dapat namin ng iyong ama, nalaman ko na buntis siya. Na ang ama ng pinagbubuntis niya ay walang iba, kundi ang lalaking pakakasalan ko. And you know what's even worse? Pinili niya kayo. Imbis na ako. Iniwan niya ako. Pinagpalit niya ako sa walang kwentang babae na yan. Pinagpalit niya ako sa hampas lupa. I was devastated when your father left me. Akala ko hindi na ako makakabangon mula sa sakit at kalungkutan na yon na idinulot nila ng iyong ina. Thankfully, my son's father came back. Binalikan niya kami ng anak niya and we got married. Pero kahit na kinasal na kami, ay hindi pa rin nawawalang galit ko sa mga magulang mo. Susumpa ako na darating ang araw at maghihiganti ako sa sakit na naging dulot nila. Hindi ko sila mapapatawad sa lahat ng sakit na dinulot nila sa akin. So I made their life, their entire life, miserable. I became their nightmare. I was the one who caused misery in their lives. Nakataon pa na ikaw ang naging anak nila. At wala akong pakialam kung inosente ka sa pagtataksil at kasalanan ng iyong mga magulang. Ikaw ang naging bunga sa kanilang kataksilan. Kaya kabilang ka sa paghihigantihan ko. Amelia couldn't move.
Kaya naman pala gano'n na lamang ang galit nito sa kanya dahil sa nagawa ng kanyang mga magulang noon. Ngunit wala man lang nabanggit sa kanya ang mga magulang niya tungkol sa bagay na yon. Ang akala niya ay minahal ng magulang niyang isa't isa nang walang sinasaktan na ibang tao. And hearing those from Adonis' mother, naiintindihan niya ang dahilan nito. She was hurt. That pain turned into anger. But who would have thought that my only son would fall for you too? Hindi ko alam kung anong klaseng kamandag ang meron ka para mabiliw sa'yo ng sobrang ano ko. You're just nothing. Walang-wala ka sa babae na gusto ko para sa kanya. Bukod sa lahat ay bunga ka pa ng pagtataksil ng iyong mga magulang. Kaya hindi ko alam kung ano bang nakita niya sa'yo. Punong-puno pa rin ang pagkamuhi ang mga mata ni Tita Marie habang nakatingin sa kanya. Hindi kita natatangga para sa anak ko. Kaya nung malaman ko na iiwan niya ako para sa'yo, na tulad ng ama mo, ay pipiliin niya rin ang isang kagaya mo, I kidnapped you. I tried to kill you. When you got into an accident, I asked one of my men to throw your body to the sea nearby and burn all the proofs. Akala ko maayos na. I thought you were dead. Ang akala ko, hindi ka nababalik ulit sa buhay ng anak ko. But you're here again. Nandito ka na naman para guluhin ang buhay niya. And I won't allow that to happen. Hindi ako makakapayag na ikaw ang piliin ang anak ko kesa sa akin na sariling ina niya. Hindi ako papayag na ang babaeng makakasama niya habang buhay ay ang anak lang ng kabit na sumira sa buhay ko noon. Wala ni isang galing sa pamilya mo ang dapat na maging masaya. Hindi ako makakapayag. Tinutok nito ang hawak na baril sa kanya at walang ibang nagawa si Amelia kundi ang umiyak dahil alam niya na wala rin naman siyang laban dito. Na kahit anong pagmamakaawa ang gawin niya ay hindi na ito makikinig sa kanya dahil naghari na ang galit sa puso nito. Mom! Nagulat si Adonis sa pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang kanyang ina na hawak ang baril at nakatutok sa babaeng pinakamamahal. Isang maling galaw ng hintuturo nito sa gatilyo ay babaon ang bala nito sa ulo ni Amelia. Nalaman ni Adonis na nawawala si Amelia mula sa mga staff ng resort at ang huli raw nitong kasama ay ang babaeng nagngangalang Isabel bago ito nawala. Nalaman ni Adonis kung sino ang Isabel na tinutukoy nila mula sa isang CCTV footage. At yun pala ang sarili niyang ina. Ni hindi alam ni Adonis na nakita na pala ang kanyang ina at si Amelia. At nang sandaling mawala si Amelia ay isa lang ang lugar na pumasok sa isip niya. Kung saan maaaring dinala ng kanyang ina si Amelia. Sa kanilang lumang rest house. Dahil alam ni Adonis kung gaano kahalaga para sa kanyang ina ang rest house nito, at minsan pa itong nagsabi na may pamilya itong dadalhin sa rest house na iyon para ipaalala sa kanila ang lahat ng nawala na sa kanilang isipan at binuo na sa limot. What are you doing here, Adonis? Galit na tanong ng ina ni Adonis. Hindi natutuwa na makita dito ang anak. I don't want you to see this. Bitawan niyo pong hawak niyo, please, Mom. Pagmamakaawa naman ni Adonis sa ina. Nakagapos pa rin si Amelia at nakaupo sa gilid kaya kahit gusto niya pang lapitan si Adonis ay wala siyang nagawa. Sa halip na makinig sa sinabi ng anak ay ngumisi lamang si Marie. And why would I do that? Her parents made my life miserable. They ruined me. Their daughter deserves to die. Mom, please wag niyo pong sasaktan ng babaeng mahal ko. Parang awa mo na. Hindi alam ni Adonis kung paano pang mangyayari sa kanya kung sa pangalawang pagkakataon ay mawawala ulit sa kanya si Lian. You don't deserve this woman, Adonis. Nariyan pa naman si Eliza para sa'yo. She loves you. She's the one that truly deserves you. She's the one that you deserve to be with. Hindi na babagay sa'yo ang babaeng to. At parehong nanlaki ang mga mata nila nang binalik ni Marie ang tingin kay Amelia, sabay ng pagkalapit nito ng gatilyo. Adonis! Adonis! Anak! Iyon ang magkasabay na sigaw nilang dalawa, nang bigla na lamang tumakbo si Adonis para iharang ang sarili, nang sandaling kalabitin ng ina nito ang gatilyo na hawak na baril. Ito ang sumalo sa bala para sa kanya. Ginawa ni Amelia ang lahat para makawala mula sa pagkakagapos niya.
hindi niya alintana ang sakit ang mahalaga sa kanya makalapit siya kay Adonis. Nakalumpasay na si Adonis ngayon sa sahig at marami ng dugo na lumabas mula sa tama nito. Niyakap ito ng mahigpit ni Amelia. Marami na rin dugo sa kanyang kamay. Walang tigil ang dugo nito. Ngumiti sa kanya si Adonis. Hindi alintana ang natamong tama at ang dugong lumalabas mula sa bibig nito. I'm glad you're safe. Mahal ko. Anak? Nawalan din ang lakas ang tuhod ni Marie at napaluhod ito habang umiiyak at tinatawag ang anak. Nahihirapan ako. Sambit ni Adonis sa mahina at nahihirapan na tinig. Adonis, hindi. Huwag kang susuko. Adonis! Pagmamakaawa pa ni Amelia. Wala na ring tigil sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Napakadami niya pang pangarap na gustong matupad kasama si Adonis. Kaya nga siguro siya nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan na yon dahil gusto pa ng mundo na tuparin niya lahat ng kanilang mga pangarap. Ngunit hindi niya lubos akalain na buhay pa rin pala ni Adonis ang magiging kapalit sa pagkakaligtas niya noon. Kapag wala na ako, lagi mong tatandaan na mahal kita. Adonis, huwag mo sabihin yan. Please, naaalala ko ng lahat. May mga pangarap pa tayong dalawa na magkasama nating tutuparin, di ba? Kaya, please, huwag mo akong iiwan. Magpapakasal pa tayo, hindi ba? Magkakaroon pa tayo ng maraming anak. Kaya, please, huwag kang susuko. Huwag mo akong iiwan. I love you, Lian. I love you. When you're the Lian that I know. And I still love you. When you become Amelia. I love you too, Mom. And I was never mad at you. I have no plans on turning my back on you. And I forgive you. Ang mga luha ni Amelia ay mas lalong dumami at napasigaw siya ng sobrang lakas habang nagmamakaawa kay Adonis nang ipinikit nito ang mga mata at lumabas mula sa bibig nito ang malapot na dugo. Nang mga sandaling yon, ay naghalong malakas nilang pag-iyak ng ina ni Adonis at ang tunog ng sirena mula sa sasakyan ng mga pulis. Masikip ang dibdib ni Amelia habang naglalakad siya sa isang malawak na sementeryo. Hawak ang isang pumpo ng bulaklak. Inilapag niya ang bulaklak na hawak sa tabi ng puntod bago hinayaan ang kanyang mga luha na tumulo. Nawala ng lakas ang kanyang tuhod at tuluyan siyang napaluhod sa damuhan. Miss na miss ko na po kayo. Inabot ng nanginginig niyang kamay ang pangalan na nakasulat sa lapida. Ang pangalan ng kanyang mga magulang. Noong bumalik na ang alaala ni Amelia at naaalala niya na ang kanyang dating pagkatao bilang si Lian, nalaman niya rin na sabay na namayapa ang kanyang tunay na magulang. Ayon sa mga tao ay hindi nila nakayanan ang lungkot sa kanyang pagkawala. Nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang ama hanggang sa binawian na ng buhay at sumunod din ang kanyang ina. Labis ang lungkot na nararamdaman niya dahil sa nangyari. Ang akala niya kasi makakasama niya pa ang mga magulang niya. Akala niya ay tuluyan na siyang magiging masaya nung bumalik na ang mga alaala niya. But she was wrong. Dahil sa pagbabalik ng lahat, ay may kulang na rin sa buhay niya. Wala na ang mga magulang niya. Love! Nilingon ni Amelia ang asawa na si Adonis nang tawagan siya nito. Naglalakad ito palapit sa kanya habang may hawak rin na pumpo ng mga bulaklak. Are you crying? Nag-aalala na tanong nito sa kanya nang sandaling makalapit na sa kanyang harapan. Dumukwang ito sa kanya at iniabot ang isang kamay ang mukha niya. Humalik din ito sa kanyang noo kaya napapikit si Lian. Mabuti na lang talaga at nandito ang asawa niya para damayan siya at laging nasa tabi niya. Bakit ka umiiyak? Nalulungkot lang ako kasi kahit sa huling sandali ay hindi mo lang nila ako nakasama. Malungkot niyang sagot bago tumingin muli sa lapida. I know they're happy now for you, kaya huwag ka nang malungkot.
They wouldn't be happy to see you crying. Niyakap din siya ni Adonis. Masaya na rin sila kung nasan man sila ngayon. Ilang oras silang nanatili sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang. Nang nagsimula ng dumilim ang kalangitan, ay sakala sila nagdesisyon na umuwi. Hello, baby. Are you sad too? Tanong ni Adonis sa kanyang tatlong buwan na tiyan. Habang nasa loob sila ng sasakyan at ang ulan ay nagsimula na ang tumulo sa labas. Malungkot kasi ang mommy mo ngayon, kaya make her happy, okay? Napangiti naman si Lian habang nakatingin kay Adonis na panay ang kausap sa kanilang magiging anak. Walang araw na hindi nito kinakausap ang baby nila sa kanyang sinapupunan. At sa tuwing ginagawa nito iyon ay may kung anong mainit ang humahaplos sa puso niya. Gustong-gusto niya na makita na laging ganito si Adonis. Pangarap niya lang ang lahat ng ito noon. At hindi niya lubos akalain na natupad na ng lahat ng mga pangarap niya iyon. Mahal na mahal ka namin ang mommy mo, anak. Sabi ni Adonis sa anak nila. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng mommy mo. Bago nito hinalikan ang tiyan niya. Matapos ang mga nangyari mahigit 2 taon ang nakaraan, ikinasal na rin silang dalawa. Lian na ulit ang ginamit niyang pangalan, ngunit ang Amelia pa rin ang tawag sa kanya ng kanyang adopted parents at ayos lang naman iyon para sa kanya. Nakakulong na rin ang ina ni Adonis at pinagbabayaran ang nagawa nito sa kanya. Nagsisisi na rin ito dahil sa sarili nitong kagagawa na nalagay sa panganib ang 2 beses ang buhay ng anak. Noon, akala kasi ni Adonis ay namatay na nga siya ay sinubukan pala nito na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon. Mabuti na lang at napigilan nito ng kaibigan na si Arthur. At higit na nalagay sa panganib ang buhay ni Adonis noong sinalo nito ang bala na para sa kanya noong araw na kinidnap siya ng ina nito. Akala ni Lian ay mawawala na sa kanya si Adonis. Ang akala niya ay hindi na ito makakaligtas, ngunit tunay na mabait sa kanila ang Diyos. Hindi nito pinabayaan si Adonis. Ibinalik niya siya sa kanya. Nagawang makaligtas ni Adonis. At sa kabila ng lahat ng mali na nagawa ng ina ni Adonis sa kanila, ay pinatawad pa rin nila ito. May dahilan nito kung bakit nito ginawa ang lahat ng yon. She was so hurt that her pain from betrayal turned into anger. At isa pa, batid nilang dalawa na higit silang magiging masaya kung wala na silang galit na kinikimkim sa kanilang mga puso. Ayaw kasi ni Lian na ang galit ang maghari sa kanilang mga puso. Tulad na nangyari sa ina ni Adonis na hindi nagawa na maging masaya. Gusto ni Lian na maging masaya sila at puno lang ng pagmamahal. Lalo pa ngayon na malapit na silang maging magulang dahil 4 na buwan na ang kanyang tiyan. Amelia! Anak, handa na bang mga gamit ninyo? Tanong kay Lian ang kanyang ina. Her adopted mom. Yes, ma. Masaya naman ang sagot ni Lian. Ngayon ang araw ng flight nila papunta ng Sweden kung saan sila magsiselebrate ng Christmas at New Year. May mga jackets po ba kayong dala ni Dad? Tanong naman ni Lian. Oo naman, kung kulang pa ito, bibili na lang kami roon. Sagot naman ang ina. Maya-maya pa ay pumasok sa silid kung saan sila ang kanyang ama na may suot na makapal na jacket at bonnet. Kasunod na pumasok sa loob ay si Adonis na ganun din ang suot. Bagay ba sa amin? Tanong ng kanyang ama. Aba, opo, Dad. Bagay na bagay po kay Adonis. Nagbibiro niyang sagot. Sa kanya lang ba bumagay? Hindi ba bagay sa akin? Pareho naman kami may itsura, ha? Sabay naglalambing na tumingin ito sa kanyang ina at natawa. Diba, sweetheart? Oo na, bagay na sa'yo. Natatawa na sagot ng ina. Umaproba na rin si Lian sa ina. Sobrang masaya si Lian dahil sobrang malapit ang kanyang asawa sa 2 niyang mga magulang at ang turing na rin nila kay Adonis ay parang sarili na rin nilang anak. Humingi na rin ng tawad sa kanyang adopted parents niya sa nagawa nitong pagsisinungaling sa kanya tungkol sa tunay niyang pagkatao. At pinatawad din sila ni Lian. In fact, she was very thankful to them for saving her life. Kung siguro hindi siya natagpuan ng mga ito, hindi na siya magkakaroon ng tsansa na makasama ang lalaking pinakamamahal niya at matupad ang kanilang mga pangarap. At sobrang maswerte siya dahil kahit natatandaan niya na ang lahat sa kanyang nakaraan, ay sariling anak pa rin ang turing ng mga ito sa kanya.
Ang lahat ng pagmamahal ay binubuhos pa rin nila sa kanya. Kaya wala na siyang mahihiling pa dahil sobrang kontento na siya ngayon sa kanyang puso. But yes, may lungkot pa rin siyang nararamdaman dahil hindi niya nakasama ang tunay niyang mga magulang. Pero alam niya naman na masaya na rin ang mga ito para sa kanya. Merry Christmas, my love. Malambing luwika ni Adonis habang nakayakap mula sa kanyang likuran. Pareho ngayon nilang pinagmamasdan ang nahuhulog na niyebe sa labas ng bintana. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Tigdag pa nito. Umikot si Lian paharap kay Adonis na ngayon ay kanyang asawa na. Pinulupot niya ang kamay sa leeg nito at sinalubong ang mga mata at saka malambing na ngumiti. Merry Christmas, my love. Mahal na mahal ko rin kayo. Malambing niya sinabi bago nag-tiptoe para masuyong humalik sa labi nito. Sa pagkakataong ito, batid nila na walang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Kahit ilang unos at dilubyo pang dumaan sa buhay ng dalawa, ay hindi matitinag ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Kahit anong pagsubok ay malalampasan nila. Basta sila'y magkasama at magkahawak ang kamay. Kung bago ka pa lang sa channel nito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!